Yeah! So, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng manonood at nanonood ng aking demo item. So, ngayon, magde-demo ulit tayo yun. Since medyo matagal-tagal na akong hindi nakakapag-demo ng item, so ngayon... So, etong items lang naman na ito, ang aking tinutukoy, ano? So, nagpadala sila sa akin ng isang item. Ito ay ang... JD9500. So JD Gideon Solar Street Light Private Street Lamp without electricity. Ayan, no? At syempre IP65 protection rating siya. So meron siyang kasamang remote. So dito, syempre ating i-unbox ito kung ano nga ba ang kanyang kasama. Pero in fairness ha, malaki siya, medyo mabigat. Hindi siya medyo mabigat, mabigat talagang sadyang mabigat. So ayan, sabay. So ayan ang ano niya, ikot lang natin. Dito, parameters niya, ayan, 500 watts siya. Beam angle, ayan, 120 beaming angle. Color temperature, meron siyang 6,500K. Long life ng ano niya, LED, is 50,000 hours. Tama ba? So, ayan ang ano. Tapos, sa likod, So, ayan ang kanyang likod ng box. Number one, may lightning protection and waterproof. Use up to much days and rain. Oh, sige, yan na yun. So, ayan ang kanyang ano, package. So, syempre, ating bubuksan ngayon. So, unboxing na this. Ayan. So, syempre, mag-a-unbox tayo. Mag-a-unbox na this. So, syempre, ang bigat-bigat niya. Sabay ang lande. So, ayan ang ano, tingin ko, hindi ko siya kayang dipahin. Sabay, syempre, mag-a-unbox na this. Mabigat, aray. So, saan ba talaga ang kanyang opening box na ito? So, dito ang kanyang opening box. So, aray. Baliktad pa. Ayan, paikot-ikot lang. So, ayan na nga, no? Hilain lang natin. Ayan. Hilain lang natin. Kasi mayroon siyang tali, nakatali siya. Ayan. Sabay nakatali siya, ayan. So, orang. Tensereren! Kita ba? Ayan. Sabay tensereren! Oh, sa pula, sa puti! Itim ito! Hindi siya puti. Sabay, sa pula, sa puti! Itim siya. Styrofoam lang ang puti. Ayan. Ano ba ito? Ayaw mo patanggal naman yung box. So, wala na laman sa box. Yun lang. Itapin natin yan siya. So, tara. Samahan niyo ako. Atin itong busisiin kung ano nga ba ang kanyang function. So, ito lang naman yung JD9500 na solar street light. Kompleto na siya. May kasama na siya nung tube. Straight nga lang yung kanyang tube. Ayan. One down. Tapos, ano pa bang kasama nito sa package? Dito sa kabilang side, meron siyang bolts ba tawag nito? Screws. Ayan. Meron siyang apat na kasamang ganito. And, syempre, hindi mawawala ang kanyang special menu. Special sa kanya kasi hindi yan magpa-power kung wala ito. So, ito ang kanyang remote. Meron siyang on and off. O2, 3 hours and 5 hours. So, ayan lang. Tapos, syempre, bubuksan natin ang likod. So, ganyan. Ganere. So, tapos may kasama siyang... So, ayan ang kanyang remote. May kasama, syempre, battery. Ayan. So, ano pa bang kasama niya? Syempre, maliban sa ilaw, paano ba ito? No entry man sa ilaw, eh.
So, ito lang yung details ng ilaw niya. Ang ganda. So, ayan o. Oh, ang ganda. Ng details ng mga kanyang ilaw. Siguro super duper liwanag neto. So, dito sa baba, ikot natin. Sabay. So, dito sa baba, andito yung kanyang, ito nakaano pa, on and off na, ano ba to? Ayaw mag-focus sa on and off switch. So, try natin i-on. Ayun naman pala. Pwede siya dito. Pero, syempre, pag i-install mo na yan sa taas, eh, sana maging elastic man ka na lang ang kamay mo kung walang remote. So, ayan na nga, no? Pag pinindot dyan, mag-on naman pala siya. Tapos, tanggalin natin to sa tali, syempre. Teka lang. So, ayan, natanggalan natin ang tali. Kasi, parang no entry lang siya. So, iangat lang natin. Aray ko. Ayan. So, dito sa baba, ayan, may nakalagay. Ayan, may nakalagay naman siya na QC. Tapos, dito, wala. Sa likod niya, ito yung tinatawag nila na integrated solar street light. Bakit integrated? Kasi ang tinatawag nilang integrated, ito yung nasa likod na yung panel ng ilaw. Ayan. So, ang panel niya nakadikit na sa kanyang likod. Tapos, dito, meron siyang meanwhile. Ang arti, meanwhile. Sabay. Yan lang naman ang kanyang, ano, kung paano siya i-install. Ayan. Actually, meron siyang available pala na 300 watts, 400 JD, 9300, JD 9400, at saka itong pinadala nila sa akin na JD 9500. So hindi kayo mahirapan kasi may small ano naman pala siya, booklet. Ayan, manual, hindi booklet, manual lang siya kasi piece of paper lang siya. So ayan. Tapos itong ano niya, siguro susukatan natin, ilalagay ko sa aking video kung gaano nga ba ito kalapad, haba at kapal na itong ilaw. So dito, pagka ininstall nyo itong ano, ito, itong bakal niya kasama. Ayan, hindi naman kasi siya totally kasha, di ba? Ayan. So, may mga nagtatanong na ito, Ma'am, hindi naman kasha yung bakal. Uy! Ala? Oh, hindi naman siya kasha, di ba? So, syempre, ang mangyayari niyan, luluwagan po natin itong tatlong security guard na nandyan. Ay, tatlo. Apat pala to. Apat na bantay na nandito. So, pag naluwagan na yun, ayan, mag-cash na yan siya dyan. So, wala nga lang akong gamit para maluwagan ito kasi sobrang mahigpit yan. Wala rin ako nung gamit na itong, ano, hindi siya plies eh. Masisira to eh. So, parang, ewan ko anong tawag dun. Basta may pambukas namang ganito. O, ayan. Alam yan ang mga nag-i-install ng mga ilaw. So, syempre, hindi mawawala ang trial natin na itong ilaw na ito. O, ha? Syempre, sa mga nagtatanong, lahat po, halos parang lahat po ng ano, lahat po ng street light, halos lahat may sensor. Ano nga ba yung sensor? Ito yung, ito o, sensor. Ayan, ang kanyang sensor. Magdi-dim siya kapag ka, walang tao sa paligid. Yan yung ano, sensor niya. Ito yun. Sabay, yan yung sensor niya. So, ito nga pala, yung body materials niya is plastic. Dito naman, aluminum glass. So, ayun lang. Syempre, ang mga bolts niya is, ano yan, aluminum din. Itong mga to. Ito lang yung body niya, plastic. Ayun. Tapos, yung capacity siguro ng battery na ito, no? Kung ilang capacity ang battery ng GD9500 na ito, ay ilalagay ko sa aking description or dito sa video na ito. So, ayan, tatry natin pagganahin. So, ito na nga, nilagyan natin ng battery ang kanyang remote. Syempre, ating pagaganahin, hindi mawawala ang ating demo kung hindi natin to i-on. Gamit ang kanyang remote. So, ayan na nga, no? Mahiwagang power. Ayan. So, maliwanag siya. Sakit sa mata.
So, maliwanag siya. Tapos dito, kayo nang bahala kung lalagay nyo ng 3 hours, 5 hours. So, yon. And then, mayroon din siyang nakalagay na automatic. So, ngayon, pinaarawan natin siya. So, ayan, may indicator po siya dyan na red light. Meaning, nag-charge po yung ilaw. So, once na na-receive nyo ito ng umaga, kahit ano, pindot nyo dito. Ayan, so ayan, nag-charge siya, no? Yung iba nagtatanong, most of all sa mga solar, basta maliwanag, detect nyo yung maliwanag, lalo na kung sensored, kahit anong on nyo pong gawin dyan sa ilaw na yan, hindi ho yan mag-o-on. Bakit? Kasi detect niya po yung liwanag. Mag-o-on lang ho yan kung tataktan nyo yung panel neto na nandito sa likod. So, try nating takpan kahit na nakabilad to sa araw or kahit maliwanag. So, hahanap lang tayo ng karton na itatakip dyan. So, ang ilaw na kagaya nito, sensored siya. Kailangan nyo pong takpan ang panel para lang mapapower nyo on siya. Kasi kapag nakaganyan yan, hindi natatakpan yung panel. Tapos, pindutin nyo ngayon dito yung switch. Ayan. Kahit anong pindot nyo po dyan, hindi ho yan iilaw. Kahit anong dot-dot nyo po yan. So, ngayon, takpan natin. Saka natin yan ngayon. Dot-dotin. Dot-dotin talaga. Saka natin yan i-power on. Ayan. Saka siya iilaw. Ang init. So, ayan na nga, no? So, yan lang pag-test ng ilaw na sensor or yung mga solar. Basta detect niya ang liwanag, hindi ho yan mag-o-on. Sana nabigyan ko ng konting information itong item na ito sa mga naghahanap dyan. So, sana'y nakatulong ito sa inyong mga katanungan. Kung may nakalimutan man ako, just comment below this video. So, aking masasagot ang inyong mga katanungan kapag ako ay may free time. So, may free time. So, ayun na nga, no? Thank you sa inyong lahat dyan. Salamat po sa mga suporta nyo. God bless!